hindi na talaga natin maitatanggi na parami na ng parami ang mga minivan sa Kalakhang, Maynila. Kasi given na, nasa Visayas at sa Mindanao, napakarami na talaga minivan. Pero dito sa Luzon, parami na rin ng parami ang gamit nila sa minivan. Mayroong mga minivan na ginagamit para sa pamilya, pangamasyal, pangnegosyo, panghanap buhay. Napakarami talagang gamit ng minivan. Ngayon, yung minivan na ipi-feature natin, isa to sa mga minivan na excited ako na makita ng personal. Pero bago natin makita ng personal, itong minivan na ito, may papakita ako sa inyo na bagong-bago na naman. Kung napapanood nyo to, available na ang staycation t-shirt galing sa Aprubado. Alright! Pasok na tayo, guys. Nakita niyo ba yung kanina? Huwag niyong palagpasin yun, ha? Ito, hindi na natin pinalagpas to. Napuntaan itong minivan na ito. Siyempre, andito si Sir. Boss. Sir, ano pong pangalan niyo? Jomar po. Jomar. Magandang umaga, boss. Good morning po, Sir. Napakagandang umaga po sa inyo. Salamat po at pinayagan niyo kami na pumunta po rito. Salamat din po sa pagbisita. May pagkain po ba dyan? Ay, mamaya. Kakain tayo. Hindi naman yung pagkain ang pinunta natin dito. Siyempre, bukod sa makilala ng personal, si Sir Jomar, gusto rin naming makita ng personal itong minivan na ito na medyo hindi na mini yung itsura. Ang laki, ang taas, ang forma. Ano bang unit to, Sir? Every po. DA-17V. Pero tawag ko sa kanya si Bulilit. Bulilit. Po. So, isa siyang DA-17V na ano ba to, Sir? 4x4? 4x4 po 4x4 siya. Na naka-AGS. AGS. Ano yung AGS, Sir? Yung parang automatic siya pero manual. Pwede ba naming malaman, Sir, muna kung paano po kayo nagkaroon ng hilig sa mga ganitong minivan? Actually, nagsimula kasi mahilig talaga ako sa jimny. So, kagaya nito, yung panganay ko anak, binigyan ko ng 43. Mm-hmm. Tapos yung bunso ko, yung isa naman, yung mas modelo. Tapos, dahil sa hilig ko sa jimny, napapadalas ang punta ko sa Japan. Mm-hmm. Nakikita ko palagi itong mga K-cars. Medyo na fascinate ako sa kanya. Kasi ang cute eh, ang liit-liit. Mm-hmm. Pero parang gamit na gamit. Tapos hanggang sa may isang kaibigan na nagkwento na marami naman daw minivans na dito sa Davao. So, una, patingin-tingin lang, pa-inquire-inquire hanggang sa parang di na ako nakakatulog pagkawala. So, yun, meron tayong isang nakausap, sinubukan kong tanungin kung willing siya na buuan tayo ng isa na converted. Kasi I think di yata pwedeng ibiyahe kapag hindi na-convert. Pumayag naman siya, tapos biniro ko. Sabi ko, ibiyahe mo mula Davao, bayaran kita, pero ibiyahe mo Bayland, ayoko na nakasakay sa barko. Para nang sa ganun, more or less yung kumpiyansa ba natin, magkaroon tayo ng tiwala na kayang bumiyahe. Biniyahe, napasubo ako. So, hinatid niya rito. Pero nung dumating to, basic na basic lang. Nung nandito na, na-curious ako sa kanya, trinay ko munang gamit-gamitin dun sa isang subdivision namin sa Malolos. Nakakatuwa gamitin eh. Naiikot ko dun sa malilit na kalye. At so, simula dun, parang sabi ko, sige, tuloy ko na tong project na to. Tapos, yun nga, nag-import tayo ng gamit galing sa Japan. Tapos, during that time pala, ang hirap kumuha ng mga jimny. Nung nakita kong may jimry na kit, parang namuusa utak ko. Sige nga, gawin ko tong mukhang jimny. Ayun na, nagparating tayo nung kit. Nag-umpisa, kit lang eh. Gusto ko lang magmukha siyang jimny. Pero nasarapan na ako kasi yung 3-door, reklamo lagi ng misis ko, ang hirap daw sumakay kasi bababa pa siya pag may sasakay sa likod. Sabi ko, ito sakto-sakto kasi may sliding na pinto. So, doon na nagsimula. Hanggang sa na-addict na nang na-addict kung ano-ano na pinaparating ko. Tapos, sabi ko, yung baliktad yung mga control. Kasi nga, dating right-hand drive, research ako na nag-research, pwede kong gawing kaliwa. Tapos hanggang sa, nung nagagawa natin ang nagagawa, ayan na, pumasok na yung i-lift ko kaya siya. Nagparating ako ng 4-inch lift kit na pang kanya. Sir, balikan ko lang ng konti yung kit, ha? Sige po. Yung kit ba na tinutukoy mo kanina, itong mukha na to? Yes po. Bali, ang kasama po dun sa kit, itong fender, yung hood, itong bumper, tapos ito pong grill niya, pang jimny talaga to, na JB74. So, lapat dyan. And then, nagparating na rin po tayo ng bumper sa likod na pang jimny rin. Ang ganda ng itsura. Wala akong idea, Sir. Wala akong idea. Ito, honest question. Apo. Yung kayang mga pinoporma nila na yung mga minivan, ginagawa nilang mukhang jimny. Apo. Ano kayo? Sila lang ang gumawa nun? O yung kit talaga yung gamit nila? Sa pagkakaalam ko po, tayo po yung unang-unang nagparating ng totoong kit na para sa Every para magmukha siyang jimry. So, ito po yun. Apo. In fact,
may isa po tayong ginagawa doon. Yun yung raw na itsura. Mamaya pwede nyo makita. Nung dumating to rito, opo. Ano ang itsura niya? Halos ganun po talaga. Basic na basic. Yan, pati yung kulay, parang ganyan. Oo, tama. Pati kulay, halos din. Ganyan. Halos ganyan. So, halos wala nang natira dun sa itsura niya. Siyempre, yung ibabaw, opo. Yung mga pinto siguro, yan pa rin yun. Pero yung mismong itsura niya, iniba na po natin. Oo, ibang-iba na. Bali, pinakulayan natin siya ng kulay rin ng jimny na JB74 kasi nga, meron kaming ganitong kulay na jimny. So, sabi ko parang miniature version niya. Opo. Sir, pwede ko bang itanong? Kasi andito tayo sa parang, ano ba to? Shop ba to? Ano ba yung ginagawa nyo rito, sir? Kasi halata naman sa itsura ng unit mo na parang kumpleto sila sa gamit, sa resources, sa kakayanan at skills para mag-set up ng ganito kagandang unit. Salamat, sir. Ano po ba yung ginagawa nyo dito? Bali, ang ginagawa po natin dito, nagsiset up po kami ng mga 4x4. Ina-upgrade natin siya. Pero usually po, we focus on jimny nga. Jimny talaga yung kadalasan na ginagawa namin. At dahil na nga rin doon, kaya napunta tayo sa minivan. Ayun, ang ganda nung kwento ni Sir Jomar na nag-start siya sa hilig nyo, sir, sa jimny. Yes po, sa jimny. Puro jimny talaga. Tapos yun nga, dahil since hilig na rin natin, talagang inaaral natin mabuti. Mm. And part of R&D ko, talagang bumibiyahe kasi ako ng Japan. Naghahanap ng pyesa, ng mga modifications. Doon ko nakilala si Every. Sir, pwede bang ikutan natin ng konti ito? Dito na natin simulan. Ito yung kit na sinasabi mo, sir. Yes po, tama po. Tapos ang sabi mo kanina, ito yung... Original po na grill ng jimny JB74 ito. Oh. Na pasok sa kanya. Kaya yung itsura niya, hindi mukhang minolde lang. Hindi mukhang pinilit kasi medyo kinikilabutan ako rito. Dahil kadalasan talaga na nakikita ko, nag-iisip ako, sabi ko, sila lang kaya ang gumawa nito para magmukhang jimny? Actually, may mga nakausap po ako na ganun. Nagpa-fabricate sila para magmukhang jimny. Pero yun nga, sabi ko, nandito na rin lang tayo, gawin na natin ng tama. Oh. So kaka-research, I found a company in Japan na talagang they focus on making jimry. Kaya jimry raw kasi jimny look na every. Opo. Ito ba, sir? Itong part na to, kasama to dun kasama sa kit. To, kasama sa kit. Opo. Hanggang saan yun? Bali, itong buong bumper po, tapos itong hood, tapos yung lagayan ng grill, tsaka itong fenders. Pero yun nga, ito pong grill mismo, pang jimny, then yung headlight po, nagparating rin po tayo. Wala ko masabi, ang ganda ng itsura, parang gusto ko magkaroon ng ganito. Tapos, sir, naka-convert na rin, pati yes yung wiper, po. No? Yes po. Oh. Opo. Pati sa loob, sir, yung mga switches niyan, naka-pangkaliwete na. Tapos, ito, sir. Opo. Itong gulong na to, mags and tires. Yes po. Anong tawag dito? Pang jimry rin po siya na mags. I think kung di ako nagkakamali, Extreme J yung brand ng mags po niya. Mm-hmm. Nung una, sir, mas maliit ng konti yung gulong kasi nagsimula ako 2 inch lang. Kasi parang nabibitin ako. Sabi ko, hindi mukhang off-road kasi mukhang mababa pa rin. Nung nagparating po tayo ng suspension kit na 4 inch lift, nagmukha naman siyang parang roller skate. Parang nakatingkayad. Parang nakatingkayad. Oh. Kaya umorder tayo ulit ng mas malaking gulong. Pero ito, tamang-tama yung itsura. Sa paningin ko, ako wala akong alam sa technicalities, sir. Sa paningin ko, tamang-tama yung size ng gulong sa mags, sa pagkakalift niya. Salamat, sir. Gaano kataas ito, sir? Bali, 4 inch ang dinagdag niya simula sa stock na height. Saktong-sakto lang, no? Kasi may nakikita ako, ang ganda pala ng ganito, i-consider nyo to, ha? Ang ganda pala ng ganito na malaki rin yung gulong talaga. Kasi minsan, may mga nakikita ako na nagsisetup sila, nililift nila na off-road setup. Pero ang liit ng gulong. Okay. So, maganda rin pala na malaki yung gulong niya. Okay lang mabuksan, sir? Oo naman, sir. Ano ba to? Automatic ba to? Hindi po. Pinili natin, sir, na manual kasi para less complications. Sabi ko, baka mahirapan ako dun sa automatic eh. Okay, sir. Buksan sige ko po, lang, sir. Sige po. Go ahead. Okay, ang suwabe ng pinto. Salamat. Walang ganit. Ayan, tapos, ito, the usual. Pang DA17 pa rin siya. Yes pero po. Today, sir, may parating tayo yung maupuan ng W. Gusto siyang baguhin. Siyempre, dahil ito yung original niya, ma-appreciate mo talaga. Apo. Tapos yung ibabaw, original din to, sir, no? Pinalitan natin ng bago, sir, yung isa. Pinalitan na. Original. Pero original look. Yes, original look ng DA17. Apo. Tapos, ayan, yung original pa rin na tawag doon, sir, yung iniikot. Mano-mano na, pangbukas ng bintana. Yung parang nagti-tiktok. Tama. Yeah, parang ganon. Pero ako natuwa ako dun sa pinto, sir. Walang opo, ganit. Opo. Pati yung pinto mismo na ito, sir. Suwabing-suwabe, tol. Walang ganit. Sir, buksan ko to, sige ha? Sige po. Ito po, susi. Okay. Try mo, sir. Hindi, sir. Upo lang ako. Sige, sir. Gusto ko lang ma-experience umakyat sa ganito kataas na DA17. Sir, okay lang, sir. Oo naman, sir. Hindi ko alam kung paano. Ayan. Oh.
Okay. Komportable. Komportable yung upuan. Maganda yung ganitong manibela. Tapos yung dashboard niya, ang ganda, makinis. Kinonvert ba itong dashboard na to, sir? Yung dashboard, wala tayong maiparating eh. Uh-huh. Pero ang ginawa na lang natin, sir, ginawa natin siyang mukhang as close to OEM as possible. Oo, ang ganda. Sorry, sir, ha. Baka may sasabihin mo, binubola-bola kita. Pero totoo, ang kinis, tsaka ang suabe ng pagkakagawa. Ito, sir. Ayoko, sir. Ayoko. Baka iuwi ko eh. Hindi, okay lang. Okay lang? Masikat si Dukduk eh, kaysa dito. Start ko, sir, ha? Sige po. Okay, start ko. Saka start na yun. Ang tayimik nito. Oh, hindi mo narinig, no? Oo. Oh, hindi mo narinig. Nakastart na pala. Kala ko hindi pa eh. Ayan, so ang ganda. Ang suwabe. Isa lang masasabi ko. Parang gusto ko ng ganito. Parang gusto ko ng ganito, tol. Palit tayo, boss. Ha? Akin na lang si Bukbuk. Pag-iisipan ko yan. Hindi. Hindi ko bibitawan si Bukbuk. Oh, sige, sir. Try ko yung aircon. Sige po. Ayan. Pati yan kasi nilipat na rin natin sa pangkaliwa talaga. Dati nandito yan sa kabilang side eh. Ayan, matalim yung aircon. So ito, sir, tama na to. Yes, sir. Yung signal light nasa kaliwa. Yes, po. Yung wiper nasa kanan. Yes, po. Parang gusto ko ng ganito, tol. Sir, patayin ko na. Sige po. Oh, sir. Akala ko eh, uwi mo na. Hindi na. Ayaw mo. Anong ayaw? Gusto ko nga eh. Gusto dito tayo, sir, sa likod. Sige po. Okay, yung likod. So ito po yung binabanggit ko kanina na ultimo bumper niya, parehas na sa JB74. Mm-hmm. Although ito, pang every pa rin. So gym rikit. Pero yung ultimong ilaw niya, sir, pang JB74 na rin. Mm-hmm. Apo. Okay lang, sir. Buksan din natin ito. Ito po, sir, kaya ganyan raw na raw pa lang kasi ginagamit ko tong utility vehicle namin pang hakot-hakot ng gamit kasi nga may shop pa tayo sa Malolos. So, example, yung mga gulong, mga ano, dito ko talaga kinakarga. Tsaka, ginagamit namin talaga. So, ang ibig sabihin, sir, itong napaka-maporma mong DA17 na minivan ay nagagamit mo sa trabaho. Yes, sir. Nagagamit mo sa negosyo. Apo. Pamilya. Paminsan-minsan, sir, pag na-within dun lang kami sa Malolos, sama ko sila, tuwan-tuwa naman. Oo, kasi iba talaga yung itsura nito. Actually, ito, sa totoo lang ha, karamihan ng mga nakaka-appreciate sa minivan, mga bata. Pero ako hindi na bata eh. Hindi, sabihin sir, bata pa tayo. Ayun! Yan, di ba sir? Ayos yun sir. Sabi ko sir. Pero totoo yan, pag ano ba, nagdadrive ka o magpa-park ka sa kung saan, ang daming bata na nakaturo, nakangiti. Oo, actually sir, yun nga yung kinikwento ko sa iyo, nag-ikot ako dun sa subdivision, palakpakan yung mga bata eh. Oo. Natutuwa, tapos akala nila electric kasi nga tahimik. Oo. So sir, pag ginagamit mo to, gaano karami yung naikakarga mo rito? Ano ba yung gulong usually, na... Usually sir, gulong, minsan umaabot kami ng 15 pieces na gulong. Oo. Opo. Mabigat yun sir. Medyo mabigat. Oo. Medyo mabigat. Pero kaya niya. Kaya naman sir. Ito pala sir, honest question. Dahil nilift siya ng medyo mataas. Opo. Tapos pinalitan din yung size ng gulong. Opo. Kumusta yung pagbabago sa takbo niya? Hindi ba siya hirap? Hindi po. Kasi pag ginagawa po namin yun, ultimo po yung mga gearing kinakalikot ko. Para mag-match dun sa upgrades na ginawa natin. Okay. So, yung ano niya, yung milyahin niya, nakatama pa rin kahit nakatama na pa rin. Kahit na nag-iba ng yes, size ng gulong. Okay. Sara ko muna to, sir. Apa. Ito pala, sir. Apa. Itong nasa ibabaw, anong tawag dito? Roof rack po. Pang-kumpleto nung itsura niya para mukhang pang-offroad talaga. Ito ba, sir, ay para talaga sa... Pang-kanya talaga. DA17 yes, talaga. Sir. Pang-DA17. Eh sir, DA17 to. Yama po. Yung pang isa na ginagawa nyo ngayon, DA17 din. DA17 din. Pwede ba natin tignan ng konti? Sir, para at least makita mo rin. Para magkaroon sa'yo ng idea. Opo. Galing saan to sir? Dabao din. Dabao din. So galing sa Dabao, ayan, kitang-kita natin yung mga dugtong, yes. Di ba? Yung mga yupi, mga normal naman yan na may ganyan talaga dahil surplus yan eh. Pero dun yung ma-appreciate yung mga builder na pupuntahan ninyo kung gaano sila kakinis gumawa. At after nung kinis na gawa, dapat makinis din ng ano, communication nila sa inyo after ng sales. Diba, sir? Actually, nandun sir ang sikreto na itong pagbili ng minivan eh, sa palagay ko lang. Kasi although maraming nagbebenta, pero yung sellers na susuportahan ka dun sa binili mo. Kasi sa totoo lang, kagaya ako, kahit manggagawa ako ng auto, itong minivan bago to sa akin eh. So, syempre, nag-aaral pa rin tayo. Pag walang suporta yung nag-supply sa inyo, medyo mahirap. Tsaka magandang ano yun, sir, insight yun, na lahat tayo, palagi tayong maging estudyante.
estudyante. Yes. Lagi tayong may space sa utak natin para sa mga bagong kaalaman. Tama, sir. Kasi pwede kong sabihin na yung mga jimni, kabisado ko. Mm-hmm. Pero ito, hindi. So, hindi ako mag-aalam-alaman. Pero ang kagandahan lang is inaaral talaga natin para nang sa ganun, pag ginamit na natin yung auto, yung wala kang kaba. Iyon. Kasi sa totoo, marami pong agam-agam yung mga tao. Like yung misis ko, ba't ka bibili ng ganyan? Mm-hmm. Luma, tapos converted. Mm-hmm. Pero sinisikap natin na gawin siya na halos kala mo brand new para reliable, para hindi sila takot sumakay. Totoo naman yan. Iba pa rin pagka yung comfort mo sa pagkakaupo mo, tumatagos hanggang loob. Yes. Komportable ka hanggang sa kaloob-looban mo. At saka yung confidence level na alam mong hindi ka titire, hindi ka magkakaroon ng problema. Kaya nga ang end goal ko, sir, minsan sama ka. Iuwi ko to sa Baler. Backride lang ako. Backride? Hindi, ikaw magmaneho. para naka-relax ako. Pwede yun, sir. Ito, sir. Hindi pagawa to. Ito yung pero naikabit nyo na yung kit. Yes. Ito rin yung klase ng kit na nakakabit din dito kay Bulilit. Yes, tama po. Ayan, so kung makikita nyo, ayan, malamang nakikita nyo ngayon na yung kit niya sa harap, sobrang ganda. Tapos yung gilid, yung the usual look ng galing sa Sarplast, yeah, diba? Tsaka ito po, sir, plastic talaga. Hindi siya yung pinabricate lang na bakal o fiberglass. Sir, medyo patapos na tayo. Gusto ko namang malaman, sa dami ng mga nakikita ko rito, mga gamit nyo, sabi nyo na parang ang focus nyo, mga 4x4. 4x4, tsaka yung mga jimny po. Kayo ba ay, open ba kayo? Natatanggap ba kayo ng mga, may magpapakustom ng minivan dito? Pwede naman, nandito na rin lang tayo, sir. Tulungan natin sila kasi medyo na humaling nga ako sa minivan. So, mas gusto natin na mas dumami yung mga nagtitiwala sa mga minivan. Kaya pinipilit talaga naming aralin siya para nang sa ganun, yung kumpiyansa ng tao. Kasi karamihan, sir, na nakakwentuhan ko, ang laging sinasabi nila, hindi ka bibili niyan. Luma, Sorplas, tapos converted. Kung ano-anong negative eh. Nandito na rin lang tayo, sir. Patunayan natin sa kanila na reliable to. Kahit na hindi ka gumastos ng sobrang laki. Totoo po yun. Yung itsura naman, sir, na ginawa natin, bonus na lang yun eh. Pero more on reliability, yung pa rin ang focus talaga natin. Ito bang si Bulilit, sir, ay sinasalang mo sa mga car show to? Actually, first time niya, dinisplay natin siya dun sa kakatapos lang na 4x4 Expo sa Parklinks Pasig. Kumusta naman, sir, ang... Marami natutuwa. Natutuwa sila kasi hindi nila akalain siguro na pwede palang maging ganyan yung mga minivan. Ako nga, sir, palagi ako nakakita ng minivan. Pero nung nakita ko itong si Bulilit, natuwa talaga ako. Salamat. At nanumbalik yung pakiramdam ko na sabi ko, parang gusto ko ng ganito. Yun. Parang ganyan. Sir, medyo patapos na tayo. Bago tayo magtapos, marami nanonood sa akin, hindi lang yung mga mahilig sa minivan. Marami rin nanonood sa akin na walang tiwala, walang hilig, ayaw nila ng minivan. Lalo na yung mga nagdadalawang isip kung kukuha ba sila ng minivan. Kung makakausap mo sila ngayon, sir, pwede mo silang bigyan ng mensahe. Ano masasabi mo doon sa mga may ayaw at sa mga nagdadalawang isip kung kukuha sila ng minivan? Para sa akin, yung mga nagdadalawang isip, huwag na kayong magdalawang isip kasi medyo marami naman ng pyesa na available. In fact, yung mga replacement o yung mga maintenance parts, punta lang kayo kay Suzuki Every Nation. Kaibigan natin yun, kompleto siya ng mga gamit para sa minivan. So yung mga nag-aalala na baka pag meron na kami, pag may nasira, walang pyesa, yun, may sagot tayo dyan, si Suzuki Every Nation. Tsaka kami, willing naman kaming tulungan din kayo. Yung mga natutunan natin sa pagbuo dito kay Bulilit, willing kaming i-share sa inyo. Ano pa, sir? Dugdungan mo pa, baka may gusto ka pang ihabol. Tapos, yun, yung itong shop natin, yung Dog Overland and Off-Road Solutions, pagka may mga gusto kayong ipa-upgrade na mga 4x4, jimny, Land Cruiser, Hilux, pwede kayong bumisita sa amin. Ang main branch natin dito sa 7th Avenue Grace Park, Caloocan, tapos may branch tayo dun sa Malolos, Bulacan. Pwede nyo rin kaming bisitahin dun. Ayos, sir. Ang ganda ng pagkakakwento mo. Mayabol ko lang doon, no? Yung sinasabi ni sir, hindi lang niya basta sinabi yun. Okay? Siyempre, galing yung sa experience natin, yes, sir. Apa. Kaya may karapatan tayong magsabi na kung okay ba siya o hindi, yes, di ba? Kasi karamihan ng mga nagsasabi ng pangit tungkol sa minivan, sila yung never pang nagkaroon ng minivan. Yes. At saka hindi ito isang biglaan lang na na-inlove tayo sa kanya. Nagsimula itong mahabang proseso. Actually, halos 1 year na to sa amin na kung tutusin,
din kung hindi talaga siya okay, baka tinigil ko na, hindi ko na tinuloy. Pero kaya tayo umabot sa ganito kasi napatunayan namin na reliable pa rin naman siya. At saka sobrang ano eh, versatile. Kung tutuusin pag basic lang, tapos inayos mo, murang-mura. Murang-mura, tsaka sulit na sulit. Lalo na sa kagaya namin na mahilig magkarga ng gamit, utilitarian. Ito, hindi ka masyadong manghihinayang na karga ng magulo, mga pyesa. Tapos isa pa ang tipid sa gasolina. Para ka lang nakamotor eh. Ito sir, bira akong tanongin to. Kumusta ang fuel consumption itong Sibulilit? Sobrang tipid. Pag nagkakarga ako sa kanya, usually 1,000 pang 1 linggo sana. Nagugulat ako pag tinatanong ko yung driver ko, may gasolina pa ba tayo? Meron pa. So halos inaabot kami yung 1,000 pesos na pinapakarga ko sa kanya. 2 linggo namin ginagamit. Dito, malolos, balik. So ayan, siguro naman sapat na yung mga sinabi ni Sir Jomar tungkol sa minivan in general. Okay? At sir, tuwing aabot tayo sa part na to, palagi po akong may binibigay sa opo, sa mga nai-interview ko at lagi ko rin po naiiwan yun. So babalik lang po ako kay Mr. Sir. Sige po. Salamat, tara, salamat sir. Kukunin ko lang sir ha. Sige po. Diyan ka lang sir ha. Ayan, wait lang po ha. Patapos na po kami. Konti na lang. Oh, ang bilis di ba? Nakuha ko na kaagad, tol. Sir! Ito po sir, meron po kasi akong video na sabi ko, huwag kang bibili ng minivan. Yan, sabi kong ganun. So naglabas din po ako ng ganun na t-shirt. Ito po yun, bibigyan ko po kayo. Uy, salamat sir. Yan, huwag kang bibili ng minivan na t-shirt. E, paano yun sir, edi yung mga nanonood sa atin, hindi nabibili ng minivan. Ay, nako sir, paala mo lang yun. Kasi uy, nung nilabas ko yung video, huwag kang bibili ng minivan, lalo napakadaming bumili ng minivan. Actually sir, sasabihin ko rin sa'yo na huwag kang bumili ng minivan, pero may minivan kami. Yan, okay. Ito sir, bibigyan rin kita ng ano, benta rin namin to. Isa sense na hanging diffuser. Ay, ayos, bagay na bagay kay Bulilit yan. Ayan, fresh bamboo. Salamat ayan sir, salamat. Ayan sir. So, pero, si Sir Jomar ulit. Sir Jomar, na-promote mo naman na sir. Logrex Overland and Offroad Solutions po. Ayan, so kung sa tingin nyo ay may kailangan kayo o kailangan nyo may hinga ng tulong o ideas tungkol sa mga sakyan ninyo. Yeah, lapit kayo sa amin. Very willing kaming tulungan kayo kasi paramihin natin yung mga minivan. Oo, totoo po yan. Tapos medyo malapit sa puso ko itong area na to, 7th Avenue dito sa Caloocan. Dahil yung mga pamilya ko po, 8th Avenue lang. Taga rito. Andyan lang po sila sa 8th Avenue. Salamat. Okay, mula rito, kasama ko si Sir Jomar dito sa Dog X. Ang mga sabi lang namin sa inyo ay, wag kang bibili ng minivan! Yan. Tango-tango ka sir, para kunyari. Tama. Tama sir. Maraming salamat, salamat po sir. Maraming salamat. Salamat din sa pagbisita. Ay sir, maraming salamat. Ayun, tamang-tama. Mahilig ako sa sombrero. Mahilig ako magkape. Ayun, mahilig talaga ako magkape sir. Minsan magkape tayo sir. Ayan sir, gusto ko yan. Okay, para baka mamaya pag susunod na kape natin, ibigay mo na sa akin to. Ah pwede sir, palit tayo. Hindi, bigay mo lang. Gusto ko palit eh. Masikat si Bukbuk. Palit, Bulilit. Maraming salamat sir. Maraming Dog salamat. X, shout out sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po sir. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. At isa na namang kwento ng Buhay Minivan ang ating napakinggan. Ngayon nga ay nasaksihan natin ang Buhay Minivan story ni Sir Jomar. Nakakatuwa ang kwento ni Sir Jomar kasi nahilig nga daw siya sa minivan, hindi dahil mahilig siya sa minivan. Nahilig siya sa minivan dahil mahilig siya sa jimny. Nakita niyo yung connection na yun. Kumbaga kahit ibang sasakyan yung pinanggalingan ng hilig mo, eh posible ka talagang ma-inlove at maging interesado sa mga minivan o sa mga K-cars kung tawagin nga nila. At hindi lang yun, talagang na-inlove daw siya sa minivan dahil nung nagpunta siya ng Japan, na-fascinate siya at nagandahan talaga siya sa itsura ng mga K-cars dun sa Japan o ng mga minivan kung tawagin natin ngayon. So ang ginawa niya, pinagsanib puwersa niya yung dalawang hilig niya, which is jimny tsaka yung minivan na every wagon. Kaya nga yung itsura ng kanyang DA-17, ayun, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung setup ng DA-17 niya. Mukhang jimny talaga at hindi lang basta mukhang jimny. Original kit from Japan yung jimny look na ikinabit dun sa kanyang DA-17. Kaya isang tingin mo pa lang, alam mo na kaagad eh. Ako, wala akong alam masyado sa technicalities no ng mga setup-setup, ng mga kit-kit na ganyan. Pero ako, nung pagkakita ko kanina, sabi ko, parang totoo siyang jimny. Hindi yung basta ginawa lang o minolde lang. So yun nga, galing pala talaga ng Japan yung kit na ikinabit doon sa kanyang DA-17 para magmukha siyang jimny. Na kung tawagin nga nila ngayon, jimry, no? Na pinagsamang jimny
Jimny at saka Every Wagon. Nakakatuwa din na mayroong malapit na shop na may kayang gumawa ng ganun, yung i-upgrade o itatama yung mga signal light, yung wiper na ano, 'di ba? Pati yung wiper mismo naka ano siya, nakatama na, 'di ba? Ba't gumaganong ganun ako? Wiper ba ako, 'di ba? So ayan, taga Valenzuela kami sila, taga Caloocan lang. So kung interesado kayo, may gusto kayong ipa-upgrade, 'di ba? I-try niyo na. Binanggit naman niya na kanina. So kayo kung medyo malapit lang kayo sa Caloocan at may mga gusto kayong ipa-upgrade katulad ko, baka bumalik ako doon dahil papatama ko yung ano, yung mga signal light, yung wiper, parang ganyan. So ang dali nilang puntahan. Sinabi naman na ni Sergio Amar kanina kung paano sila mako-contact o saan sila makikita. Pero ayan, ipa-flash dito ni Chuenz kung ano-ano yung mga detalye na kailangan niyo makita para mapuntahan niyo sila. Okay? So nakakatawang istorya na naman, isang minivan na gamit na gamit sa trabaho, para sa pamilya, para sa negosyo at para sa hilig. Ginawa niya na yung hilig niya, which is eto nga yung mga sasakyan, jimny. Ayan, so iba yung saya na naidulot sa kanya nung mga sasakyan, pati nung kanyang minivan. Okay, so isang realization na naman na hindi lang basta para sa trabaho, para sa pamilya, para sa negosyo yung minivan. Pwede rin siyang magamit para sa iyong self-fulfillment. Di ko lang kung tama yung term na yon, pero alam mo na yon, di ba? Yung parang mapapasaya mo yung sarili mo pagka ginagamit mo siya, pag minamaneo mo yung minivan mo, di ba? So yun, napahaba na to ng tuluyan. Feeling ko ang haba ng video na to, pero hindi natin maiiwasan kasi ang sarap ng kwentuhan namin kanina kasama si Sir Jomar at ang dami niyang na-share na experiences niya and knowledge. So ayan, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And sana, huwag niyong kalimutan na yung pinamigay natin na t-shirt kanina, huwag kang bibili ng minivan. Konting na lang po yun. Okay, hindi ko alam kung as of the upload of this video, eh available pa yun. Tapos yung pinamigay natin na EasaSense na hanging diffuser, available pa rin po yan sa TikTok, Shopee, Lazada. So order na po kayo. At gaya nga na sinabi ko kanina, available na po ngayon. Okay? As of today, mga kaibigan, available na po itong ating staycation na t-shirt. Galing po yan sa Aprobado. Kasi ang dami ko po nakikita mga t-shirt design na ang sabi, stay humble, stay classy, parang ganyan. So, iba pa rin pagka minsan staycation naman, di ba? Marerelax ka. Kailangan din natin yun. In order for you to stay humble and stay classy, kailangan okay ang mental, physical health mo, di ba? So, ma-achieve mo yun kung minsan nag-staycation ka. So, hindi kailangan palaging stay humble. Hindi kailangan palaging stay classy. Minsan, staycation din. Okay? So this has been Mayor TV, mga kaibigan. Kasama ko po dito si Bukbok at kasama po natin si Chuenz sa camera. Ano mga sabi mo, Tol? Malakas ako. Parang ubuhin ka eh. Parang hindi totoo malakas ka. Ayan, okay. So kami po rito, mula rito sa parking area ni Bukbok sa likod ng Isa Snack. Ang masabi lamang po namin sa inyo ay huwag kang bibili ng minivan. Uy, sir, Sergio Omar, yung ano mo, yung anak mo, baka pwede siyang model, di ba? Kasi ayun, may mga clothing kami. Wala lang, naisip ko lang naman. Baka mamaya, ano, mabigyan ng pagkakataon. Kasi bukod sa mabait si ma'am, napaka ano pa, artistahin talaga. Okay, tapos ang bubbly pa nung kanyang character. So ayan, nice meeting you po ma'am. Sergio Omar, nice meeting you po. Hindi ko lang ba't kailangan ako mag-explain, pero irekta na natin ito sa outro. Outro na, let's go! Isa na namang kwento ng buhay minivan ang ating nasaksihan at natunghayan. Ngayon nga ay kwento at isa na namang kwento ng buhay minivan ang ating nasubaybayan. Ngayon nga inarinig natin ang kwento. Ano ang pangalan niya? Nakapagod na ako. Tatlong beses na to eh. At isa na namang kwento ng buhay minivan ang at nagmura ba ako? Hindi naman no.